Sa ating pong nakaraang video tungkol sa serye ng mga kaganapan mula nang lumabas si Noe at ang kanyang pamilya sa arko, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makita ang naging buhay ng kanyang pamilya nang matapos ang bahang gumunaw sa lupa. Nakita natin na isinumpa ni Noe ang kanyang apo na si Kanaan, bunsod ng pagkakamaling na gawa ni Cham sa kanyang ama nang ito'y malasing sa alak na gawa sa katas ng ubas. Nakita din natin kung paanong iniwan ng mga anak ni Cham ang kanilang angkan upang mag-umpisa ng panibagong buhay sa lupain ng Shinar na naging daan naman sa pagtatayo ng malalaking lungsod na kalaunan ay nagkaisa at naging kaharian sa ilalim ng pamumuno ng apo ni Cham na si Nimrod. Sa pagpapatuloy ng pagtuklas natin sa mga nakatagong istorya ng Biblia, sisilipin naman natin ang tunay na pangyayari kung bakit nagkawatak-watak ang lahi ng mga tao sa tore ni Babel. Anong lihim ang nakapaloob sa toreng ito? At bakit itinayo ni Nimrod? At bakit sinira ng Diyos ang pagtatayo ng misteryosong toreng ito? Pero bago po ninyo panoorin ang videong ito, ay highly advised na panoorin muna ninyo yung video na may pinamagatang ang nakatagong kwento sa lihim ng mga anak ni Noe. Nasa ibaba po ang link niyan. Kailangan po nyo yon para mas lalong maliwanagan kayo tungkol dito sa istorya ng Tore ni Babel. Two parts kasi ito, mga kababayan. Kung nais ninyong balikan ang nakaraan mula sa panahon ni Adan at ni Eva hanggang sa pagbaba ni Noe at ng kanyang pamilya sa arko at matuklasan ang mga nakatagong kwento ng Biblia tungkol sa mga taong ito, inaanyayahan ko po kayong i-check ang mga video sa description box upang tuklasin ang mga lihim na nakapaloob sa mga kwento ng mga sinaunang tao sa Biblia na ngayon lang natin maririnig dito lamang po sa channel na ginawa upang maghatid ng kaunawaan sa mga taong nais matuto ng mga salita ng Diyos at magbalik loob sa Kanya. Ang inyong channel po, The Blessed Reader. To God be the glory. So pinatunayan talaga ng mga anak at ng mga apo ni Cham na hindi magiging totoo yung sumpa ni Noe. Pinatunayan nila na kaya nilang higitan yung mga pinagpala ni Noe, yung lahi ni Shem at ni Japheth. Nandoon kasi yung kanilang pagnanasa na mahigitan itong mga pinsan nila dahil nga doon sa sumpa. At ito rin yung naitanim sa isip ni Nimrod. Alam ni Nimrod na may nakakabit na sumpa sa pamilya nila. At maliban doon, alam din ni Nimrod na may nangyaring baha sa mundo na pumatay sa lahat ng mga nilalang sa balat ng lupa. Eh, pinagpasapasahan na kasi yung kwento na yun. At saka, walang taong hindi nakakaalam na may nangyaring baha. So, pinag-isipan niya ni Nimrod at unti-unting nabuo sa isip ni Nimrod na ang Diyos malupit. Pati yung lolo niya na si Noe malupit din. Bakit? Eh kasi sa tatlong magkakapatid, yung pamilya ng lolo niyang si Cham ang nakatikim ng sumpa kay Noe. So parang nakakita siya ng favoritism kay Noe. Yun ang nasa isip ni Nimrod. Kaya nung itayo ni Nimrod ang kanyang kaharian, nandun yung kanyang pagmamalaki. Hindi nawawala yung kanyang pagmamalaki. Hindi lang sa mga kamag-anak niya, kundi pati sa Diyos, nagmalaki na rin itong si Nimrod. Paano nating nasabi? Alam niyo ba na ang pangalan ni Nimrod ay galing sa salitang Hebreo na Marad. Marad. Diyan galing yung pangalang Nimrod. Na ang ibig sabihin ay rebelde. So kung ang kahulugan ng pangalan ni Nimrod ay rebelde at siya ang sinusunod ng mga tao, ibig sabihin lang nito, meron talagang rebelyon na nagaganap noong mga panahon yon. At yan ay rebelyon laban sa Diyos. And the mere fact na si Nimrod ang ginawa nilang pinuno, that simply means na nagre-rebelde ang mga tao talaga sa Diyos. Bakit sa Diyos? Eh kasi ang Diyos ang pinakamataas na kapangyarihan na kinikilala nung panahon ni Noe. Wala pa namang hari noon sa lupa. Kaya kanino sila mag-rebelde? Siyempre sa Diyos. At si Nimrod, bakit naman siya bibigyan ng pangalang Nimrod na ang ibig sabihin ay rebelde kung wala talagang rebelyon na nangyayari noon? Diba? Isipin nyo yan mga tagapakinig. Kung walang rebelyon na nangyayari noon, bakit Nimrod o rebelde ang tawag sa kanya at siya pa ang sinusunod ng mga tao? At alam nyo ba,
na ang ginamit nila na pangunahing rason ng pagrebelde sa Diyos is yung dilubyo, yung nangyaring baha. So mayroong mga tao na ang tingin sa Diyos matuwid, makatarungan. Ibig sabihin, naniniwala sila na tama lang na ginunaw ng Diyos yung mundo dahil sa mga masasama. Pero mas marami pa rin yung mga taong ang tingin sa Diyos ay malupit. At isa na dyan si Nimrod. Ginamit ni Nimrod yung kasaysayan ng dilubyo as justification sa kanilang pagrebelde. At naging opportunity yun para sa kanya para mamuno sa mga tao. Ambisyoso kasi itong si Nimrod eh. Gusto talaga niyang maging hari. So ngayon, hindi lingid kay Cham itong ginagawa ng apo niya na akaya ng mga tao na tumalikod sa Diyos. At ito, hindi ito nagustuhan ni Cham. Bagaman si Cham is may galit siya sa tatay niya, eh, nananatili pa rin siyang may takot sa Diyos. Bakit? Eh kasi siya mismo nasaksihan niya yung kapangyarihan ng Diyos eh. So, natatakot si Cham para sa mga tao na baka isang araw, eh, maulit-uli yung parusa ng Diyos. Pero ang tanong, may nagawa ba si Cham para pigilin si Nimrod? Wala. Bakit? Kasi mismong ang mga tao ang nag-i-insist na pamunuan sila ni Nimrod. Nagkaisa sila na sila pamunuan ni Nimrod. At siyempre, si Nimrod naman, nilamon na rin ang ambisyon niya para maging hari sa mga tao. So, he grabbed the opportunity. At nagtayo si Nimrod ng isang malaki at makapangyarihang imperyo o kaharian sa buong kapatagan ng Shinar o Mesopotamia. Kasi, ayon sa mga historians natin ngayon, yung Shinar daw, iyon ang makasaysayang lupain ng Mesopotamia sa Middle East, doon sa Iraq. Diyan sa Mesopotamia, sinasabing nagsimula ang unang sibilisasyon ng tao. So, itinayo ni Nimrod yung kanyang kaharian diyan sa Shinar o sa Mesopotamia kasi gusto niya na mag-unite ang lahat ng mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno at hindi sa pamumuno ng Diyos. Ang gusto niya ay magtayo ng isang gobyernong independiente sa Diyos. Ibig sabihin, walang pakialam ang Diyos. At iyon, nagustuhan niyo ng mga tao. Mas pinili ng mga tao ang sila'y pamunuan ni Nimrod. Gaya lang yan ang nangyari sa Israel eh. Kasi sa Israel noon, pinili din ng Israel na sila'y pamunuan ng isang hari kaysa sila'y pamunuan ng Diyos. Pakinggan ninyo yung nangyari sa panahon ni Samuel. Dito sa Aklat ni Samuel, Kapitulo 8, ang talatay 5-7, at kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel nang kanilang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon at sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinatakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag akong maghari sa kanila. So parang ganyan yung nangyari sa panahon ni Nimrod. Mas pinili pa ng mga tao na magkaroon ng isang hari kaysa ang kilalanin ng Diyos bilang nag-iisang hari nila. At pati yung lahi ni Shem at saka ni Japheth, nang makita nila na nagkakaisa ang mga tao na gawing hari si Nimrod, eh pati sila nakipagkaisa na din. At syempre, kung nagre-rebelde ang mga tao sa Diyos, sa palagay nyo sasambahin pa nila ang Diyos? Syempre hindi na. Yung iba hindi na nga naniniwala sa Diyos eh. At yung iba naman ayaw na sumamba sa Diyos dahil para sa kanila malupit ang Diyos. Sa halip, ang sinasamba ng mga tao ng mga panahong yun ay si Nimrod mismo. In fact, nagsigawa pa nga sila ng iba't ibang mga imahe ayon sa larawan ni Nimrod. Kasi nga, siya yung idolo ng lahat eh. Doon nagkumpisa, mga tagapakinig, yung idolatria o yung kultura ng idolatria sa Babylonia. Yung kultura ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, diyan nag-umpisa yan. Ngayon, para mapanatili yung unity ng mga tao mula sa iba't ibang mga cities na itinayo ni Nimrod, itong mga citizen o mga mamamayan doon sa lungsod ng Babel, nag-usap-usap sila, nakaisip sila ng ideya na magtayo ng isang mataas na tore na magsisilbing rallying point ng buong kaharian. Pag sinabi kasing rallying point, ibig sabihin lahat ng tao nakatingin doon sa tore para kahit saan sila naroon, kapag nakita nila yung tore, alam nila kung nasaan ang sentro ng kanilang pamahalaan. At para maipakita na rin sa lahat ng mga bayan sa lupa ang kadakilaan o yung glory ng imperyo. Kumbaga, the Tower of Babel will become the symbol of the mighty Nimrodic Kingdom. Parang pride nila yan eh. Pakinggan ninyo, dito sa aklat ng Henesis, Kapitulo 11, mula 3 hanggang 4, at nagsang-usapan. So, nag-usap-usap.
at nagsang-usapan, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang moog na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit. At magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. So yung mga taga Babel, gusto talaga nila ng isang united na bansa, ng isang united na kaharian. At malaking karangalan sa kanila yon, na lahat ng mga mata is nakatingin dun sa lungsod ng Babel. Malaking karangalan yon sa mga taga Babel. So itong oring ito, magsisilving unifier para ang mga tao huwag magkabahabahagi at mangalat. Kaya nga yung tore, kailangan umabot hanggang sa mga ulap eh, hanggang sa langit. Sabi sa Biblia, para lahat ng tao, kahit dun sa pinakamalayong parte ng kaharian, makita nila yung kanilang sentro, yung seat ng kanilang gobyerno, at huwag silang mangalat o magkahiwa-hiwalay. At yan po mga tagapakinig, inaprobahan niya ni Nimrod. Inaprove yan ni Nimrod bilang hari. At ito rin yung nagsilbing pinakaunang ambisyosong proyekto ng isang gobyerno dito sa lupa. Napaka-ambisyos ng project na ito. Pero ininyo, tore na hanggang sa langit ang taas. Napakalaking ambisyon nito, mga tagapakinig. At tama nga naman, dahil yun yung paraan para makita ng buong kaharian yung kinaroroonan ng kanilang gobyerno. At para maitayo yan, nagpalabas ng utos si Nimrod sa buong imperyo, sa buong kaharian, na lahat ng lalaki at lahat ng mga taong may kasanayan sa pagmamason, nadalhin sila sa lungsod ng Babel para tumulong sa pagtatayo ng tore. So dito, nagkaroon ng tinatawag na forced labor sa panahon ni Nimrod. Kahit yung mga ayaw, napilitan dito dahil obligado sila ng batas eh. So yung tore ni Babel, binubuo yan ng napakaraming palapag, mga kababayan. Kumbaga parang mga gusali rin sa ating panahon na may mga palapag. Hindi nga lang natin alam kung ilan ang eksaktong bilang ng mga palapag dyan. Hanggang langit kasi eh. Ngayon, yung mga maharlika, yung mga may katungkulan sa gobyerno, yung mga may yaman, yung mga may pera, nagpa-reserve agad sila ng mga apartment o mga tirahan sa bawat palapag. Yung iba kasi, natatakot sila na baka maulit yung baha. So yung tore ang magiging pinaka-safe na lugar para huwag silang abutin ng baha kung maulit man. Para ang mga tao, may matatakbuhan na mataas para huwag silang maabot ng baha gaano man ito kalalim kung maulit. So, yung ibang palapag dun sa tore, dinawang shrine o mga quarters ng iba't ibang mga diyos-diyosan. Bawat palapag ng tore, mayroong naka-in-charge na mga mensahero. Eh kasi paano mapapaabot yung mensahe sa bawat palapag hanggang dun sa itaas kung manggagaling sa baba yung message o hanggang sa ibaba kung manggagaling sa taas yung message, kung walang mensahero na papasapasahan ng mensahe, di ba? Eh wala pa naman telepono nun eh. Kaya yan yung unang pinakamabisang paraan na naisip nila para magpaabot ng mensahe sa bawat palapag. Posible naman na may mga hayop o mga ibon na ginagamit na noon para maghatid ng mensahe, but we're not sure about that. At si Nimrod, mayroon din siyang sariling quarter dun sa pinakamataas na palapag ng tore. Kasi Diyos ang tingin sa kanya ng mga tao eh. Kumbaga, yung kanyang luklukan dapat lang talaga na nasa itaas ng mga ulap dahil siya ay itunuturing na Diyos. So dito, makikita natin mga kababayan na ang mga tao, by nature, meron na rin talagang ambisyon na abutin kahit yung mga bagay na imposible. Kaya nga sa ating panahon, mapapansin ninyo, the people are maximizing the power of technology to make things possible. Meron silang ambisyon na abutin kahit yung mga bituin sa langit. Kaya nga, ngayon, meron tayo mga satellite eh, no, na ipinapadala sa kalawakan. Meron tayo mga teknolohiya para makarating sa buwan, sa ibang mga planeta. Lahat yan nakapundas yon doon sa prinsipyo ng tore ni Babel noong unang panahon. At nakakamangha din namang isipin, kung iisipin talaga natin, kung anong klaseng skills meron ng mga tao noon para makapagpatayo ng ganyang kaambisyosong struktura. Yun nga lang, ang mali kasi dito, ginamit ng mga tao yung talentong ibinigay ng Diyos para siya kalabanin. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na hindi natapos ang construction ng tore ni Babel? Bakit? Eh kasi, sa gitna ng kanilang pagpatayo, habang itinatayo nila yung tore, siguro mataas na rin yung nararating ng tore, eh sabi sa Biblia, bumaba ang Diyos para tingnan yung ginagawa ng mga tao. Mabuting basahin natin yan sa aklat ng Genesis 11. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog
na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan, at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngay, walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Eh ang tanong, masama bang magkaisa ang mga tao para guluhin sila ng Diyos? Sa paningin kasi natin, parang walang masama dun eh, di ba? Wala namang masama sa unity. Pero ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo bakit kailangan silang guluhin ng Diyos at paghiwahiwalayin. Sabi ng Diyos, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika at ito ang kanilang pinasimulang gawin at ngayon ngay walang makakasawata sa kanilang sa anumang kanilang balaking gawin. Yung pagtatayo ng tore ni Babel, yan po ay bunga o resulta ng pagiging united ng mga tao. Nung sabihin ng Diyos, ito ang kanilang pinasimulang gawin, ang tinutukoy ng Diyos is yung tore. Kumbaga, ang ibig sabihin ng Diyos, ng Diyos dito, this is just the beginning. This tower is just the beginning. Umpisa pa lang yan ang kaya nilang gawin pag sila nagkaisa at nagkasundo-sundo. At pag tumagal pa, ano na lang ang pwede pa nilang magawa? Diba? Eh mas matindi pa dyan yung magagawa nila. Yan ang imposible, nagawa nila eh. Paano pa pag tumagal na, di mas matindi pa dyan yung kanilang magagawa? Yan ang ibig sabihin ng Diyos na ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngay, walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Mabuti nga, basahin natin yan sa Genesis 11:6 dito sa contemporary version. These people are working together because they all speak the same language. This is just the beginning. Soon, they will be able to do everything they want. Yung tore ni Babel na hanggang langit, napaka-imposibleng gawin nun, mga kababayan, kung iisipin. Pero nagawa nila. At iyan, pasimula pa lang yan ng mga bagay na kaya nilang gawin. Ang ibig sabihin, pwede pa silang gumawa ng mga bagay na mas matitindi pa dyan kapag sila'y nagkaisa. Of course, there's no evil in unity. Itinuturo din ng Biblia ang unity eh. Pero yung unity, minsan, ginagamit yan ng mga masasamang tao eh. Lalo na pag ang nag-unite is yung mga corrupt na tao. Aba, malaking problema ang dulot niyan. So itong mga taga-Babel, nagkaisa sila para mag-rebelde sa Diyos, para i-contest ang kapangyarihan ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit sinira ng Diyos yung unity na yun. Nakita nyo mga kababayan? Binigyan sila ng iba't ibang wika para sila hindi magkaunawaan, para sila mainis sa isa't isa, para sila magkahiwa-hiwalay pag hindi na sila nagkakaintindihan. Siyempre, sa unang basa, akala natin hindi maganda yung ginawa ng Diyos dahil pinaghiwa-hiwalay niya mga tao. Pero pag-ibig ng Diyos yun, mga kababayan, bakit? Eh kung ang mundo magkaisang magrebelde sa Diyos ulit, aba mauulit talaga yung nangyari sa panahon ng dilubyo na ang lahat ng tao wala nang iniisip kundi ang magrebelde sa Diyos. Nung panahon ni Noe na babugunawin ng mundo sa baha, ang mga tao, lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki, lahat sila iisa na sa isip eh. Gumawa ng masama. Kaya ang nangyari, ginuno sila ng Diyos. Pinatay silang lahat. So, kung muli na namang magkakaisa ang mundo sa pagtalikod sa Diyos, eh mauulit na naman yung parusa ng Diyos. Malamang hindi na sa baha. Kasi nangako na nga siya na hindi na pababahain ang mundo eh. Kaya, yung pagkakaroon ng iba't ibang wika, paraan ng Diyos yan para ang mga tao iligtas sa panibagong dilubyo, mga tagapakinig. So, habang patuloy yung pagtatayo ng tore, aba, biglang nagkagulo yung mga tao sa taas. Yung mga mensaherong naka-istasyon sa iba't ibang mga palapag, biglang nagsalita ng iba't ibang wika, hindi nila namalayan na ibang lingwahe na pala yung lumalabas sa bibig nila. Kumbaga, nakikipag-usap sila, eh, ibang lingwahe na pala yung ginagamit nila. Siguro, napapanganga na lang yung mga tao sa kausap nila eh, no? Ha? Anong pinagsasasabi nito? Sabi siguro ng mga taong nag-uusap. Anong pinagsasasabi mo? Ha? Hindi kita maintindihan. Niloloko mo ba ako? Parang ganun eh, no? Kasi bigla na lang iba-iba na yung sinasabi ng kanilang mga kausap. At ito namang mga tao na biglang nag-iba ng mga salitang sinasabi, akala nila naiintindihan pa rin sila ng mga kausap nila. Sabi siguro nila, nabibingi ka na bang? Hindi mo ba naiintindihan sinasabi ko sa'yo? Hindi kasi nila namamalayan na iba-iba na pala yung mga lingwahe ginagamit nila eh. At yung mga mensahero na nakaistasyon sa mga palapag, nagsisigawan na yon. Nagmumurahan na yung iba doon gamit yung kanilang bagong wika.
Yung iba meron ng mga nag-aaway hanggang sa meron ng mga nagkakapikunan. At hindi lang yon, kahit yung mga ministro ni Nimrod dun sa kanyang palasyo, yung mga may katungkulan sa pamahalaan, hindi na rin magkaintindihan. Si Nimrod mismo, hindi na rin maintindihan ang kanyang mga ministro eh. Dito mai-imagine ninyo mga kababayan, yung inis sa mukha ni Nimrod, inis na may halong pagtataka. Akala siguro niya, pinaglululukol siya ng mga ministro niya. Hanggang sa nagkagulo na sa palasyo, at malamang meron pang mga nagkasakitan doon. Pati yung kanyang mga sundalo, hindi na rin makaintindihan. Yung sinasabi ng mga general, hindi na maintindihan ng mga sundalo. At sa ganitong mga pangyayari, ano sa palagay ninyo yung kinahinatnan ng pagtatayo ng tore, mga kababayan? Nahinto ba o hindi? Nahinto yan, syempre. Eh, nagkakagulo ng mga tao eh. Yung mga foreman, hindi na maintindihan yung kanilang mga trabahador. At yung mga trabahador, napapanganga na lang eh sa sinasabi ng mga foreman. At yung mga nagpapatupad ng forced labor, di ba may forced labor na nangyari kasi eh. Sinasaktan na yung mga laborer dahil hindi na nga naiintindihan yung mga instructions. At parang pandemya na mabilis kumalat yung pag-iiba ng mga lingwahe hanggang sa loop, hanggang sa ground, hanggang dun sa ibaba. Yung mga tao sa ground, nagkakagulo na rin. Hanggang sa ang buong syudad ng Babel ay bigla na lang nagkaroon ng iba't ibang mga wika. At mula sa Babel, sunod-sunod na rin nagbago yung wika ng mga tao hanggang sa iba't ibang bahagi ng kaharian ni Nimrod. Kaya dito, makikita natin mga kababayan, nahinto talaga yung pagtatayo ng tore. Sabi sa Biblia, ganito pinanabog sila ng Panginoon mula riyan sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Ano sabi diyan? Kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya pati yung pagtatayo ng tore, nahinto eh. Nagsibabaan na yung mga tao sa tore. At ang matindi pa, nakapasok din yung pag-iiba ng lingwahe hanggang sa loob ng bawat tahanan. Pati yung mga magkakamag-anak, hindi na rin nagkakaintindihan. Yung nanay, hindi na maintindihan yung sinasabi ng mga anak niya. Yung tatay, hindi na maintindihan yung sinasabi ng asawa niya. Nagkaroon ng language barrier sa loob ng tahanan. Yung mga bata, nag-iiyakan na dahil hindi na nila naiintindihan yung mga magulang nila eh. At ano sa palagay nyo ang nangyari sa gobyerno ni Nimrod sa gitna ng mga bagay na ito? Eh, bumagsak ang gobyerno ni Nimrod. Na-paralyze yung kanyang pamahalaan. Nagkabahabahagi ang mga tao. Yung mga nagkakaintindihan, yun ang nagsama-sama. Yung mga magkakamag-anak, nagkahiwa-hiwalay dahil sa language barrier. Imagine kung gaano kahirap ito, mga kababayan. They don't have any other choice kundi hanapin yung mga taong makakaintindi sa kanila. Yung iba siguro na napili sa pamilya nila, pero imagine the terrible effect kapag ang isang pamilya magkakaiba ng wika. So, dito, nagumpisang magkabahabahagi ang mga tao sa lupa. Yung mga Inchik, nagsama-sama. Yung mga Indiano, nagsama-sama. Yung mga Ingles, nagsama-sama. Yung mga Ruso, nagsama-sama. And so on and so forth. So, after na magkaiba-iba ang mga wika, libu-libong tao ang nagsialisan sa Babel at sa mga bayang nasasakupan ni Nimrod. Kumbaga, nagkaroon ng isang napakalaking mass exodus palabas sa kaharian ni Nimrod. Kasi kung mananatili pa sila sa kaharian ni Nimrod, magkakagulo lang ng matindi. At wala na ring sense na magsama-sama pa sila para magtayo ng lungsod o ipagpatuloy yung pagtatayo ng tore dahil hindi na rin naman sila magkakaintindihan sa isa't isa. Yung unity na gustong mangyari ni Nimrod o ng mga mamamayan sa Israel, nonsense na po yun. Paano silang mag-unite kung iba-iba sila ng wika? Imposible yun sa panahon nila. So yung mga anak ni Cham, nagkawatak-watak dahil sa pag-iiba ng wika. Again, si Cham, siya yung pangalawang anak ni Noe at siya ay nagkaroon ng apat na anak. Ang panganay na anak niya ay si Cush. At itong si Cush, pati yung kanyang pamilya, ay kasama sa mga nagkaroon ng ibang wika. Iba-iba silang wika. Iba rin ang wika ni Nimrod. Eh mag-ama lang naman nito si Cush at saka si Nimrod eh. Kaya mismong silang mag-ama, hindi na sila nagkakaintindihan. Kaya itong pamilya ni Cush, umalis sila sa Babylonia at naglakbay sila patungong Africa hanggang sa mapadpad sila sa kasalukuyang bansa ng Ethiopia at doon sila nagsettle. Kaya nga, ang tawag ng mga Ethiopian sa sarili nila ay mga Cushites. At nagkaroon ng iba't ibang mga branches ang mga Cushites hanggang sa mapopulate nila ang buong eastern part ng Africa. Kumalat sila from Ethiopia, Kenya, Sudan, Eritrea, Somalia at Tanzania.
So, kumbaga, dito sa mga Cushites, nag-umpisa talaga ang lahing Aprikano. Pero alam nyo ba na maliban sa mga Cushites na nakarating sa Africa, mayroong mga descendants din si Cush na nag-iba ng ruta. So, imbis na sumama sila sa majority ng kanilang mga kamag-anak patungong Africa, yung iba sa kanila is naglakbay papuntang Silangan, sa bandang East, hanggang sa makarating sila sa India. Kaya ang India po ay kamag-anak din ng mga Cushites sa Africa. Kaya nga sa India, meron silang isang mountainous region doon na kung tawagin ay Hindu Kush. Galing din sa pangalan ni Kush. In fact, yung salitang Hindu ay isang pangalan na galing sa wikang Ethiopian or Cushite language. Doon naman sa pangalawang anak ni Cham na si Mitzrayim, nung umalis sila sa Babylonia, nag-migrate sila papunta sa Egypt, sa North Africa. Kaya kung mapapansin ninyo, yung Egypt, sa wikang Arabo, yan ay Mitzer. Mitzer. Yan po ay galing sa pangalang Mitzrayim. Diyan nag-umpisa yan. Yun namang pangatlong anak ni Cham na si Put, ang lahi naman niya ay nag-migrate mostly sa North Africa din. Kumalat sila sa Libya hanggang sa Morocco, hanggang sa Mauritania. So, sila yung mga unang tao na nanirahan sa disyerto ng Sahara, yung lahi ni Put. At yung bunso naman ni Cham na si Kanaan yung batang isinumpa ni Noe, nag-migrate naman sila papuntang Palestina at sa Lebanon. Yun nga lang, sa pagtagal ng panahon, naging extinct ang lahi ni Kanaan. Bakit? Eh kasi, nung sakupin ng mga Israelita ang lupain ng Palestina sa pamumuno ni Moises at ni Josue at ng mga sumunod na mga hukom at hari sa Israel, pinagpapatay nila yung mga Kananeo hanggang sa maubos yung lahi ng mga Kananeo at maging extinct. Eh sabi nila, meron pa daw natitirang angkan ng mga Kananeo sa panahon natin ngayon, pero kung meron man, napakaliit na angkan lang nito. At si Nimrod naman at yung kanyang angkan, yung kanyang mga kamag-anak, nanatili sila sa Mesopotamia with Babylon as their capital. Yung lahi naman ni Shem, kumalat din yon, nagkawatak-watak din. Yung panganay ni Shem na si Elam, nag-migrate sila papunta sa Iran. Kaya nga, meron dyan isang region sa southwestern part ng Iran na kung tawagin ay Elam, at ang tawag ng mga tao dyan sa sarili nila ay mga Elamites o mga Elamita. So sa kanila rin nag-umpisa yung lahing Persians o yung mga modern Iranians. Sabagay, yung mga modern Iranians, halo-halo na yun na mga lahing Arab, mga Medians at mga Persians. Pero yung lahi ng mga Elamita, diyan talaga sila nagsettle mula pa nung una sa Iran. Yung pangalawang anak naman ni Shem na si Assur, nagsettle naman yung kanyang angkan sa lupain ng Assyria. Kaya nga yung pangalan, makikita ninyo, yung pangalang Assyria, galing yan kay Assur. Sa ating panahon, yung mga bansa na bumubuo dyan sa Assyria ay nandyan ang Syria, Iraq, Iran at Turkey. Yung pangatlong anak naman ni Shem na si Arpasad, nag-migrate sila sa may bandang North Arabia. Doon sa disyerto na kinalalagyan ngayon ng mga bansang Bahrain, Kuwait, Qatar at saka UAE. So mula doon, nagpatuloy itong lahing ito pababa until further south hanggang sa makapagsettle sila sa Arabian Peninsula. So dito sa kanya, kay Arpasad, nanggaling ang lahing Arab na kumalat naman hanggang sa kasalukuyang bansa ng Saudi Arabia. Nagkaroon ng apo si Arpasad na nagngangalang Heber, at dito naman kay Heber galing ang lahing Hebreo na pinanggalingan naman ng mga Israelita at ng mga Hudyo. Kaya nga yung wikang Israelita na Hebreo, galing yan sa pangalan ni Heber. So sa mga susunod na pag-aaral ay magpo-focus tayo sa lahi ng mga Hebreo. Yun namang isang anak ni Shem na si Aram. So nag-migrate naman sila from Babylon papunta sa north sa pagitan ng Israel at ng Syria, yung tinatawag na Aram region. Hindi naman ganun kalayo yung pinuntahan nila, at hindi rin ganoon kalaking lahi ang mga Aramaiko. Pero yung kanilang wika ay ginamit ng mga taga-Syria at ng ilang mga bayan sa Israel. In fact, ang ating Panginoong Jesus at ang mga apostol ay gumagamit po ng wikang Aramaiko. So, yung lahi naman ni Japheth, kumalat naman yan sa Europe. Yung panganay na anak ni Japheth na si Gomer,
Nag-migrate sila at kumalat yung angkan niya sa kasalukuyang Kazakhstan sa southern Russia. So sila yung mga sinaunang Ruso. Kaya nga yung mga Assyrians nung unang panahon, ang tawag ng mga Assyrians sa kanila noon is Gemerai. Gemerai, hango sa pangalan ni Gomer. So meron din sila mga kamag-anak na nakaabot hanggang sa Greece at nagsettle sila o nagtayo sila ng settlement dyan sa region ng Galatia. Tapos nagkaroon ng anak si Gomer na ang pangalan ay Ashkenaz. Dito naman kay Ashkenaz nanggaling ang mga sinaunang Europeans kasi nung dumami na yung angkan ni Ashkenaz, eh nag-migrate na sila, naghanap sila ng further migration hanggang sa makarating sila sa Europe at nakapagsettle sila sa Germany at sa Central Europe. Kaya nga yung mga Hudyo na nakatira ngayon dyan sa Central Europe, ang tawag sa kanila ay mga Ashkenazi Jew o mga Hudyo na nakatira sa rehiyon ng Ashkenazi. So dyan din sa angkan ni Ashkenaz nang galing yung sinaunang mga lahi ng mga Germans, ng mga British at ng mga sinaunang Europeans. Yung pangalawang anak naman ni Japhet na si Magog, sumabay siya kay Gomer papunta sa north. So yun nga lang, yung lahi kasi ni Gomer, nagsettle na sila sa southern Russia, yung kasalukuyang bansa ng Kazakhstan. E ito namang lahi ni Magog, nagpatuloy pa sila hanggang sa further north. At itong lahi ni Magog, nahati ito sa dalawa. Yung iba, naghanap ng mga bagong settlement sa eastern Russia hanggang sa bandang Siberia. Kaya nagkaroon ng mga lahing Siberians. At dito naman sa mga Siberians na ito, nag-umpisa ang lahi ng mga Mongolians. At yung mga Mongolians naglakbay papuntang south hanggang sa makarating sila sa China. At sa kanila nag-umpisa yung lahing Chino. Sa katagalan, nagkaroon din ng iba-ibang mga lahi gaya ng mga Koreans at ng mga Japanese. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, magkakabukha yung mga lahi na yan eh. Pare-pareho mga singkit, yung kulay ng balat nila iisa. Galing kasi lahat yan sa mga descendants ni Magog na nagsettle dito sa Eurasia o sa bandang Eastern Russia, dito sa southern part ng Siberia. Yung ibang anak naman ni Magog, dahil nga nahati sa dalawa, is naglakbay pa sila until further north hanggang sa makarating naman sila sa western part doon sa Scandinavia. At dyan na nga lumabas yung mga unang Scandinavians o mga Goths, sa kanila nag-umpisa yon. Kaya nga ang tawag sa kanila ay mga Goths or mga Gothic people. Galing yan sa pangalan ni Magog, yung Goth. Sa kasalukuyan, nandyan yung mga bansang Sweden, Finland at Norway. So itong mga Goth, kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, from Scandinavia, nag-push pa sila hanggang south, hanggang sa makarating sila sa Central Europe. Isa sila sa mga naging ninuno ng mga Germans din. Diba, merong mga Ashkenazi na nagpunta doon, yung pinanggalingan ng lahi ng mga Celts. Tapos, galing sila sa south eh. Paakyat sila sa Europe. So, ito namang mga Goth na galing sa lahi ni Magog, from Russia proper, nagpunta sila sa west, nakarating sa Scandinavian at papunta sa south. So, kumbaga, nagtagpo ang Ashkenazi at ang mga Goth na pinanggalingan ng lahi ng mga German. Kaya kung mapapansin ninyo, pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, iba-iba ang mga tribong Aleman eh. May mga Ostrogoths, may mga Visigoths, may mga Vandals, may mga Suevi, may mga Heruli, may mga Alemanni. Iba-iba yung kanilang mga lahi kasi yan ay mix up ng lahi ni Magog at ng lahi ni Gomer. So dyan sa kanila nag-ugat yung mga sinaunang Germans or mga Europeans sa Central Europe. At yun namang mga Goths na naiwan sa Scandinavia, sila naman yung naging mga ninuno ng mga taga-Finland, ng mga taga-Norway at ng mga taga-Sweden. Kaya nga sa history ng Sweden, yung isa sa mga reyna nila na si Queen Christina of Sweden, itinuturing niya yung kanyang sarili as 249 queen mula sa lahi ni Magog. So alam talaga ng mga Swedish na meron silang mga, kumbaga ang kanilang ancestors is mga lahi ni Magog. So sa katagalan, tumawid itong mga Goths sa Ireland at sa Scotland, kaya nagkaroon ng mga Irish at ng mga Scots. Kasi dati, merong land bridge na nagdudugtong sa British Archipelago at saka sa mainland Europe. So ito ay naging daan ng mga Goths para makatawid sila hanggang sa Ireland.
So si Maday naman, yung pangatlong anak ni Japheth na si Maday, sila naman ay nagsettle dito sa may western part ng Iran. Kaya nga kung mag-aaral kayo ng history, ang Iran ay binubuo noon ng dalawang lahi. Yung lahing Persians at saka yung lahing Medes o yung Medians. So kaya sa history meron tayong tinatawag na Medo-Persia. This is a confederation of Medians and Persians. So yung Medo, yung Median, galing yan sa lahi ni Maday. Kaya nga yung Media galing yan sa pangalan ni Maday eh. So sumunod na anak ni Japheth naman ay si Javan. Sa kanya naman galing yung lahing Aryans na nagsettle nung una sa Greece hanggang sa kumalat na rin sa iba't ibang mga bahagi ng Europe. Kaya nga yung wikang Aryan, yan po ay galing sa pangalang Javan. At yung mga anak ni Javan na sina Elisha, si Tarsis, si Sitim at si Dodanim, sila naman yung nag-umpisa ng mga lahing Grego. Dahil kung mapapansin ninyo, yung mga Greek islands, nandyan yung islands of Elisha, yung island of Tarsus, yung Cyprus, yung Rhode Island. Yung Elisha, yan ay galing kay Elisa na anak ni Javan. Yung Tarsus, yan ay hinango sa pangalan ni Tarsis. Yung Cyprus, yan ay hinango sa pangalan ni Sitim. At yung Rodanim, o yung mas kilala natin ngayon sa natawag na Rhode Island, yan ay galing sa pangalan ni Rodanim o ni Dodanim. Rodanim kasi wikang, yan ang tawag sa wikang Hebreo ng pangalang Dodanim eh. So yung isa pang anak ni Japheth na si Tubal, sila naman ay nagsettle sa tinatawag na eastern part ng Black Sea, na ngayon ay kinalalagyan ng bansang Georgia. Ang tawag dyan sa lugar na yan noon ay Tobeles, ayon kay Herodotus na historiang Romano. So itong Tobeles, hango yan sa pangalan ni Tubal na ninuno nila. Nakadaunan, yung pangalang Tobeles naging Iberes. Napalitan, ano? Naging Iberes pagtagal ng panahon. So yung mga taga-Iberes, siguro hindi sila nasatisfy dun sa kanilang settlement. Umalis sila doon. They push further west hanggang sa makarating sila sa Europe. Kaya sa Europe may tinatawag na Iberian Peninsula. At nandyan ngayon sa Iberia, yung or sa Iberian Peninsula, yung bansang Spain at Portugal. At sa katagalan, itong mga Iberians na ito is nagpunta rin sa Italia. So yung isa pang anak ni Japheth na si Mesek, nagsettle din sila sa Eastern Black Sea, yung pinanggalingan ng mga anak ni Tubal. So, sila yung sumunod na mga nanirahan doon. At dito sa lahi ni Mesek nang galing po ang kasalukuyang mga Georgians o yung mga taga-Georgia sa ating panahon. Even the Georgians are considering themselves as really descendants of Mesek. So, mula sa Georgia, itong lahi ni Mesek kumalat. From Georgia, umakyat pa sila papuntang northwest hanggang sa makarating sila sa bansang Armenia. Isa pa sa mga anak ni Shem ay itong si Lut. Nag-migrate naman sila sa may bandang Asia Minor, yung tinatawag na Kingdom of Lydia. Yung Kingdom of Lydia, this is located between Turkey and Greece. Kaya nga yung Lydia, ang tawag dyan, yung pangalang Lydia, hango yan sa pangalan ni Lut. At lastly, yung bunsong anak naman ni Japheth na si Tiras, nung magkaiba-iba ng wika, sila ay nag-migrate sa isang region sa Europe na kung tawagin ay Thrace. Thrace. Kaya nga yung Thrace, galing yan sa pangalan ni Tiras eh. Diyan sa Thrace, diyan ngayon nakatayo ang bansang Romania, Bulgaria at Hungary. Itong mga taga-Thrace o yung mga descendants ni Tiras, nag-push naman sila papuntang Southern Europe hanggang sa makarating sila sa Italy, malapit sa dagat ng Mediterranean. At doon, hindi na Thracia ang tawag sa kanila, kundi mga Etruscan na. Sila yung mga unang tao na nagsalita sa wikang Latin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, yung mga taga-Romania, magkamukha yung kanilang lengguahe at yung lengguahe ng Latin. May hawig sa wikang Latin yung sinasalita ng mga Romanians. Kasi, saan ba galing ang mga Etruscan na nagsalita ng Latin? Galing sila dun sa Thrace na kinalalagyan ngayon ng bansang Romania. At yung wikang Latin, alam nyo ba mga kababayan, nanganak yan ng iba't ibang wika. Diyan galing ang wikang Italiano, Espanyol, Portuges at Pranses.
At yung wikang yan nakarating naman sa South America noong panahon ng pananakop, kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Latin America. So ganyan kumalat ano, ang lahi ng mga tao mula sa Babel. Hindi naman ganun kadami yung mga lingwahe dati eh, nung magkawatak-watak ang mga tao sa Babel. Kasi ngayon mga kababayan, ang mga lingwahe ayon sa statistics ay umabot na sa mahigit or sa kulang-kulang 7,000 mga dialekto at lingwahe sa mundo. But before, during the time of Babel, nung magkahiwa-hiwalay ang mga tao, hindi pa ganun kadami ang wika. Eh bakit dumami? Kasi ang wika po nanganganak. Nanganganak yan ng iba-iba pang mga lingwahe tulad nung nangyari sa Latin. Yung wikang Latin, nanganak. Nagkaroon ng wikang Kastila, Portugues, Italiano at Pranses. Kaya kung pag-aaralan ninyo yung mga wika na yan, magkakatunog yan eh. At kapag may bagong wikang ipinapanganak, nagkakaroon ng panibagong lahi ng tao sa mundo. Yan mga kapatid, ang makikita nating katotohanan dyan. At yung wikang German, halimbawa yung wikang German, nagkaroon ng anak. Diyan nang galing ang wikang Ingles. Yung Ingles, nanganak. Diyan naman galing ang wikang American English, yung Canadian English, Australian English at New Zealandic English. Kung papakinggan niyo yung mga English na yan, magkakaiba eh. Magkakaiba yung mga accents at mga tunog. Minsan magkakaiba pa ng meaning, ano? Pati nga spelling, magkakaiba eh. Pero lahat yan galing sa wikang Ingles. So what I mean is talagang nanganganak ang wika, kaya dumami ng dumami hanggang sa umabot sa kulang-kulang 6,000 na sa ating panahon. Eh ang mga Pilipino, saan naman ang galing? Sa aking pag-aaral, ano, habang pinag-aaralan ko itong aking topic, nakita ko ang lahi natin kasi parang mixture na yan ng lahi ni Kush at ng lahi ni Japheth. Eh. Pinaghalo tayong lahi ni Kush, mga Afrikano, at lahi ni Japheth na mga Europeans. Kasi kung matatandaan ninyo, nabanggit ko kanina, yung mga Kush ay nakarating sila sa India. Kaya may tinatawag na Hindu Kush na region eh, sa India. Ngayon, itong mga Indiano, kumalat sila pa south hanggang sa makarating sila sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand. Kaya kung titingnan ninyo, ang mga Malaysians at ng mga Indians, halos pareho lang ng itsure. At tayo naman, nanggaling tayo sa lahi ng mga Malaysians. Kaya merong pagkakahawig yung ating sarili sa mga Indonesians. Pero kung titingnan ninyo, ang mga Indonesians at mga Malaysians, may resemblance sila sa mga Indiano. So dito, makikita natin na tama talaga yung sinasabi ng Biblia. Ano sabi sa Biblia? At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ano sabi? At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Sino yung isa? Yun po si Adan at si Eva na pinag-isa ng Diyos para kalata ng lupa. Eh kanino galing si Adan? Galing sa Diyos. Kaya tayong lahat pare-pareho tayong galing sa Diyos. Siya yung ama nating lahat. At tayong lahat magkakapatid originally. Si Kristo ang panganay sa ating lahat na mga magkakapatid. Kasi si Adan inampun siya ng Diyos eh. Kaya siya naging kapatid ni Kristo. So si Kristo ang lumalabas na ngayon na panganay nating lahat. Pakinggan ninyo sa Colossians 1:15 na siya ang ating Panginoong Hesus, yung tinutukoy ni Pablo, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So kung marunong kang magsalita, marunong din akong magsalita. Kung may dalawang mata ka, may isang ilong at isang bibig, meron din ako. Iisa ang DNA natin. Hindi tayo katulad ng mga hayop na puro pangil ang ngipin. Hindi mabalahibo ang katawan natin. Hindi tayo gumagamit ng apat na paa para maglakad. At wala tayong kaliskis at paliktik tulad ng mga isda. Pare-pareho ang disenyo nating mga tao para ipakita na tayong lahat ay galing sa isang magulang na tao at hindi galing sa mga hayop tulad ng paniniwala ng mga ebolusyonista. Kaya kung mapapansin ninyo mga kababayan, ang panawagan ng Biblia, magbalik loob tayong lahat sa Diyos. Pag sinabing magbalik loob, ibig sabihin, dati na tayong galing sa Diyos. Dati na tayong nasa Diyos. Kasi mga anak niya tayong lahat eh. Diba? Galing tayo kay Adan eh, na anak ng Diyos. So nahiwalay lang tayo dahil sa ating mga kasalanan at sa pagkakawatak na watak na mga lahi. So ngayon, itong sila Noe, si Shep, si Cham at si Japheth,
hindi na bago yung mga wika nila. Nagsasalita pa rin sila sa wikang nakagisna nila eh. Eh si Noe buhay pa noon, nung panahon na magkahiwa-hiwalay ng lahi. Ang problema lang dito, hindi na nila magagawang ikwento sa ibang mga tao yung kanilang kasaysayan. Yung mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, hindi na nila naikwento sa kanilang mga sumunod na mga anak at mga apo. Kasi nga, eh hindi na sila maiintindihan, nagkaiba-iba na ng wika at nag-migrate na sa iba't ibang mga lugar. At dahil dyan, nung nagkawatak-watak na ang mga tao, nag-migrate na sa iba't ibang mga bansa, wala na silang alam tungkol sa Diyos. Nung magkahiwa-hiwalay sila, nawalan sila ng pagkakataon para makarinig ng mga salita ng Diyos mula kila Noe at sa mga ninuno nila. Alam nyo kung anong kaalaman yung ibinaon nila sa pag-alis nila? Yung paniniwala na si Nimrod ay Diyos. Yun ang alam nila. Kasi nga, naloko sila ni Nimrod eh, bago guluhin ng Diyos yung mga wika. Kaya hindi nakakapagtaka na sa mga bansa dito sa mundo, maliban sa Israel, halos lahat hindi kilala ang Diyos originally. Halos lahat ng mga bansa sa mundo, maliban sa Israel, sumasamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga anito, kasi minana natin yan sa mga Babylonian, sa kulturang Babylonian nung panahon ni Nimrod. Kaya nga sa Biblia, ang tawag sa Babylonia ay ina ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Dahil dyan galing ang kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan eh, na siyang naging dahilan kung bakit ang tao nailayo ng husto sa Diyos. Kaya kita nyo, kung mapapansin ninyo, halos lahat ng mga relihiyon sa mundo, puro mga pagano, maliban sa Israel. Mga bansa, pare-parehong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bago pa tayo makakilala kay Kristo, lahat tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. At yan ay nag-represent kay Nimrod. Kasi nga si Nimrod, ang siyang sinasambang Diyos noong panahon ng Tore ni Babel. Yung kasi yung natanim sa isip ng mga tao noon eh. Wika lang naman kasi ang nabago sa kanila, hindi yung paniniwala nila na Diyos si Nimrod. Kaya dinala nila yan hanggang sa pagkakawatak-watak ng mga lahi. Hindi na nila narinig yung aral ng Diyos nung mag-iba yung wika nila. Hindi na nila nalaman yung tungkol sa Diyos mula kila Noe, sa mga unang ninuno, sa mga anak ni Noe. Hindi na. Hanggang sa nag-migrate na sila sa iba't ibang lugar sa mundo. Pero kahit ganoon, mga kababayan, pinabayaan ba ng Diyos ang mga tao na hindi siya makilala? Pinabayaan ba ng Diyos ang kanyang mga anak para hindi tawagin at magbalik loob? Hindi. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 42 talatang 1, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan. Ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinasakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Sino yan tinutukoy na yan? Yan ang ating Panginoong Jesus. Yung ating Panginoong Jesus, maglalapat siya ng kahatulan o ng katwiran sa mga bansa. Ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Makakarating sa mga bansa ang katwiran ni Kristo. Ang mga pulo ay maghihintay sa mga kautusan ni Kristo sa Ebanghelyo. Kahit magkakaiba ng wika, makakarating sa atin yung Ebanghelyo ni Kristo. Natupad ba? Natupad yon mga kababayan. Kaya nga meron tayong Biblia ngayon eh. Ang Biblia na isaling sa halos lahat ng wika sa mundo. Para tayong lahat na hindi nakakakilala noon sa Diyos, makilala natin siya sa pamamagitan ni Kristo. Iba-iba man ang wika natin, nagkakaintindihan tayo ngayon sa isang wika. Ano yung wika? Yung wika ng Ebanghelyo, yung salita ng Diyos. Ganyan karunong at kadakila ang Diyos na may lalang. Hindi porke nagkaiba-iba tayo ng wika, hinayaan na tayo ng Diyos na hindi natin siya makilala. At dahil dyan sa salita ng Diyos, ang mga tao sa mundo na pinagwatak-watak ng mga wika ay muling nagkaisa. Saan tayo nagkaisa? Nagkaisa tayo kay Kristo. Sa pagluwalhati kay Kristo at sa dakilang Diyos na ating manlalalang.